Habang buhay na pagkakakulong, yan po ang kakarapin ng mga mapapatunayang sangkot sa agricultural smuggling, hoarding at profiteering. Si ilalim yan ng isang panukan na ipinasas sa committee level ng Kamara. Yan ang ulat ni Mela Lasmora. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, inaprubahan na ng komite ang panukalang Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act of 2023. Ito ang mas pinatibay na bersyon ng Anti-Agricultural Smuggling Act sa bansa. Isa ito sa mga priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kabilang sa mga natalakay sa pinakabagong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Full Council Meeting sa Malacanang. Sa ilalim ng panukala, hindi na lang smuggling, kundi pati hoarding, profiteering at cartelizing, maituturing ng economic sabotage at ang parusa maaaring umabot sa habang buhay na pagkakakulong. Ayon kay Agriculture Committee Chair Mark Enverga, kapag tuluyan ang naisabatas, makatutulong ang panukalang ito upang mas makontrol ang presyo at supply ng agricultural products sa bansa tulad ng bigas. Patunay lamang na seryoso po talaga ang ating pamahalaan talaga. Upang labanan ang mga nananamantala ng ating mga kababayan. The most guilty person dito, ang mahuhulihan po nito, is life imprisonment. So medyo higher yung penalties po natin. Una nang naghayag ng suporta ang mga mambabatas sa naging pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng confiscated smuggled rice sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi lang ito sumasalamin sa malasakit ng administrasyon sa mga kapuspalad nating kababayan, kundi patunay rin ang mahigpit na kampanya ng pamahalaan kontra smuggling. Dagdag pa ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato, sa mga hakbang ng administrasyon, tiyak na mangingimina ang sinumang nasa likod ng smuggling. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan, patuloy silang magsisikap para maipasa ang mahalagang panukalang batas dito sa Kamara. Mela Lasmoras para sa Bayan.